funny fogging wedge. Kailangan natin matiyak na masaya siya sa kanyang birthday celebration. Kaya naman, extra special at hindi ordinary chef. Ito na yung special guest na sinasabi namin. Kikiligin ka mahaba talaga. Mahaba ang buhok. Ipapagluto niya tayo ng paboritong ulam ni Wedge, ang kare-kare! Kaya pala may talong. Niloloko ko nga siya. Sabi niya, ano yan? Sabi ko, di ba paborito mo yung tortang talong? Sabi niya, ha? Siyempre, kare-kare para special. Yan lagi ang VIP kapag may mga handaan. Yes. Pero VIP din ang magluluto sa atin yan ngayong umaga. The one and only, the rocker chef, Chef Lau! Wow! Chef, pinapanood ko sa TV to si Chef eh. Hey bro! Happy birthday, Wes! Thank you, Chef Lau! Thank you! Balita ko. Mag-de-debut ka na ngayon. Oh. Thank you for visiting us. Okay, oh, Chef Lau Dico, Lasagna 25! Yes! Yes. Yes. Thank you for inviting. Siyempre, yes. The best. Dapat ibigay sa'yo the best. Master wow. Chef para sa ating Master Anchor. Galing! Oh, oh, oh. Alam mo, balita ko daw, Wedge, is favorite mo yung kare-kare. Yes po. Pero sabi sa akin ng mga producer, Chef, kaya mo bang gumawa ng kakaibang kare-kare para kay Wedge kasi birthday niya? Sabi ko, sure! Hello, so, of course. Etong gagawin natin is ang tawag ko sa kanya. Actually, first time ko gagawin to. Alam nyo, ginagawa nyo ito lagi, impromptu. Ngayon yung naisip ko, why not make a kare-kare moussaka? Oh! Ano yun? Ano alam ba natin yun? Kung ano yun? Di ba? Ang moussaka is para siyang, it's a Greek dish, para siyang lasagna. Pero instead of gumagamit ng lasagna noodles, gumagamit siya ng eggplant, talong. Yun. Oh, ang diba? Talong. Niloloko ko siya, Chef Lau eh. Sabi ko, tortang talong yung gagawin mo. Medyo parang ganun. Medyo parang ganun. Okay, so, what we're doing here okay. is gumamit at actually, pwede nyo gawin to sa mga leftover kare-kare nyo, ha? Yes. Oh, hi, yes. Hi. Ay, si Emma po. Ano? Patangkad ng patangkad, ha? Emma. Mamaya ko 7-footer nila. Ay, I'm so happy I'm not alone! Nakamoy ko si Chef eh. Naamoy ko. Ang sarap eh. Ayun, so, wow. Etong gagamitin natin. You can use this for your leftover kare-kare. Yes. Ayan. So, eto. Ito yung good sauce. Good time, leftover. Oh, ito yung leftover sauce ng kare-kare. Dapat damihan nyo yung pagluto ng sauce pa pala. Ito yung leftover na meat ng kare-kare. Anong klaseng meat yan, Chef? Beef. Okay. Oh, pwede yung, beef laman. Pwede yung, oh, laman. Pwede nyo isama dito yung leftover na tripe, yung goto, or kung ano man yung leftover. Okay. And ito yung pinaka-importante, yung talong. Okay. How did you prep the talong? Yes. So, ito na yung gagawin natin. Paano ba? Sa may camera. Bahala sila, Chef. Basta, kumalaw ka lang ang habol yan. Para makita na, para makita nyo paano i-prep natin. Naku. Miss Lynn, si Chef Lau nandito, Miss Lynn. So, isa-slice lang natin siya ng thin strips. Ganyan ayan. Din ako mag-slice, Chef. Pareho-pareho tayo. Wow! Talaga? Nagluluto ka rin? Sige nga, ikaw nga. Hindi nakasagot. Excuse me. Ayan, so sa-slice lang natin siya ng thin strips like this. Okay. Ayan. Keep the skin on, mga kada. Oo, keep the skin on. Ayan, and then we're just gonna fry it. Okay. Ito na yung frying pan na pinainit na para mas mabilis. Oo, umusok na nga eh. Umusok sa init. Boil pa to? Sana. Parang ngayon ko lang nakita itong lalagyan na ito. Alam mo, si Chef Lau, dami namin pinasama na ito. I think, Chef, this is oil. From way back. Oh, ito na lang gawin nito. This is oil. Ayan. Sabi niya, display lang po ako. Si Chef Lau, sa mga unang food shows ko, siya nga lagi kong guest, una kong guest. Yes. So, Chef, kamusta naman kayo? Kamusta po since the pandemic started? Ayos naman. Actually, ang blessing namin, lalo sa Guevaras, yung restaurant ko sa San Juan, Chef Lodigo Guevaras, nung nagka-pandemic, nabuksan yung take-out and ano namin. Yes. Business. Oo. So now, we provide a lot of deliveries, not just sa mga bahay-bahay, sa mga offices, banks. Nice.
So, parang nagkaroon kami ng another... Business. Even to families, di ba? Yes. Strengthen ninyo yung delivery take-out ninyo. Oo. So, yan, you're just gonna fry the talong. Okay. Hanggang maging ganito siya. Okay. Di ba? Yes. Brown. And then, we're gonna make a... Siyempre, pag kumakain tayo ng kare-kare, what you eat kare-kare with? Bagoong! Yes! Pero, hindi lang bagoong gagawin natin, gagawa tayo ng... Bechamel bagoong. Bechamel gali, wow! Bechamel gali bagoong. Yun naman talaga yung katalingan ni, ano, ni Chef Lau. Talagang nagiging moderno. Yes, at nagiging fusion. Yes. So since isa lang yung cooker natin, tabi ko muna yun. So ito na, this is how you make bechamel. Bechamel is a very... Take down notes, mga nanay. A very basic sauce. Tatay. Ang component lang niya is... Butter. Huwag kayo masindak. Pag narinig nyo yung bechamel, baka sabihin nyo, ay, hindi ko kaya yan. Kaya lang. Butter lang. Tutunamin natin yung butter. Magkita niyan. Bechamel. Ang magaling kay, ano, kay Chef Lau, di ba kasi yes. Si Chef Lau and Chef Jackie, Laudico, his wife, sila proponent ng modern Filipino cuisine. Oo. Pero nakakatuwa kasi yung nakikita nyo sa kusina, di ba, Pia? Mm. Kaya-kaya nyo i-whip up yun. Oo naman. Yeah. Pero Chef Laudico level. Pero ginagawa niyang moderno. Oh. Kaya yes. Kaya kanina, nagkukwentuhan. Modern style, pero ay importante, nandun pa rin yung lasa yes. Nung traditional, authentic. Ano. Ayan. Integrity ng Pinoy food. Kasi yun po yung ano, di ba, Chef? Yun yung criticism tungkol sa Pinoy food. Hindi daw maganda yung presentasyon. Kaya hindi masakyan ng mundo. Well, kahit anong cuisine naman, Pia, pag hindi maganda yung pagka-present niya, hindi rin siya appetizing, di ba? And siguro sa culture natin na hindi masyado inaartihan, ganyan. Pero I think naman ngayon, medyo pag kumakain ka na sa mga pyesa-pyesa, medyo nakaayos na sila ganyan, di ba? So, I think we're improving and eto na. So, tinutunan ko na yung butter. Butter and then, first. And then flour. Flour. Okay. So, kung gano'ng kadami yung butter, gano'n din kadami yung flour. Noted. Wesh, nakamaya. Tinutuin mo sa akin. Yung bechamel. Kita na bechamel. Sa mga. Bechamel bagoong. Bagoong, so, nakita nyo yung flour tsaka yung butter, nagmi-mix siya together. You're forming like a paste. Ayan, parang na siyang paste. Interesado si Pia. Magaling magluto si Pia. Yeah. Oh, wow! Interested siya. Bagoong! Alam ni Pia. Basa ko lang po sa akin. Nag-culinize ko. Bango. Hindi, Chef. Gusto ko nga. Si Pia. Pulap tayo, Chef, ha? Gusto ko makaluto sure, eh. Sure. Jojo, ha? Lalik mo na yun, Jojo, ha? Nanonood ka ba? Morning. Ayan. Okay, so... Ayan. Bango, Chef. Bango, di ba? Oh, butter pala yung flour. Thank you. Now, we're gonna put some milk. Milk. Ayan. Para maging creamy. Yes. It's the milk. Ang bechamel, guys, ay isa sa 5 mother sauces. Oo, sa French cuisine. Oo. Oh. So, nagahalo ako ng French and Pinoy. Yes. French, Pinoy. Tapos, Moussaka, Greek naman yung ano. Oo, yung inspiration ko doon, Greek. Kasi gumagamit siya ng eggplant doon eh, instead of pasta. Oo, ayan. So, you're just gonna cook this hanggang mag-thicken siya. You can increase the... Ngayon, meron na akong excuse para sabihin, damihan, dapat marami yung kare-kare kasi pagkatapos mo, gagamitin ko. Oo. And then, pag ano na siya, pag medyo nagtithicken na siya, you're gonna add cheese. Okay. Di ba? Kasi... Kare-karing may cheese? Yes! Ayan, oo! May cheese! Kalina, ba't may cheese eh? Kakaiba to. Pero Chef, pwede ba araw-araw ko na dito siya? Pwede ba yun? Depende. Weekly. Depende. Pag-usapan niya. Yes! Okay, so... Ayan, so, i-melt na natin yung cheese. And then, magti-thicken na yung bechamel. Okay. That's when you put yung ating... Bagoong. Bagoong alamang. So bagoong alamang. Bro, damihan mo naman. Oh, yan. Solid damihan yan. Solid yan. Solid yan. Para makapag-uwi kami, Chef. So, pag mag-thicken na yan, okay. Ito na ang mangyayari dyan. Ito na ang kalalabasan yan. Finished product. Okay. So, how to assemble? Yes. Okay. Ayan. Plating. So, let's turn this off before yes. Someone. Bago sumabog. And then, Chef, eto na. Parang kulang naman tong binigay nyo sa amin. Daya. Ayun, baking dish. Ayun, meron pa isa. Ay, isang bowl. Hindi, may talaga pa yung
meron na tayong finished product. Oh, yes. Mga nanay, mga tatay, tingnan nyo ah. However, akala nyo eh, di ba, yung pangalan, di ba? Pero yung mga ingredients na pinakita ni Chef, nasa kusina nyo lang! Oo, oh, di ba? Lahat naman ng kusina, may butter, may flour. Yes. Pwede ka lang magmusaka, pwede so, ka mag-bechamel. Parang ako mag-opera, parang doktor. Oo, oh, ganyan naku. Talaga, kailang... Sanay naman po galing kami. Marami akong ganyan, bro. Galing po sa private collection ni Tony Pet. Marami yes. ganyan. Guys, for gloves, call Kuya Tony Pet. Meron din naman sa bulsa. Ng gloves, pare. Hindi naman, pero marami lang supply kung maubusan. Ayan. So, this is how you do it. Yung finry natin na eggplant, yun yung first layer natin. Mm, sarap. Diba? And this is kare-kare, Chef Lau, ha? Oo, oh, kare-kare to. Alam mo ba, Chef, kanina, hinuhulaan ni Wedge ko anong lulutuin, hindi niya mahulaan. May cheese kasi. Oo, oh, diba? Sabi niya, may talong, may cheese, ha? Ayan, and then, galing. We're gonna... Grab, mga nanay, mga tatay, o diba, pwede niyong gawin to. Chef Lau, di ko levels, pero ingredients na nasa bahay niyo lang. So, diba? We're gonna put kayo, yung food. Leftover na kare-kare sauce. Yun yung first layer, second layer natin. Naku, eh, Chef, you have to come back and teach us how to cook kare-kare. Ah, yun! Dalaw giveaway. Yes. Anong gilagawin? Kasi yun yung mga isa ko talagang gustong matutunan. Proud ako sa'yo. Ayan, so, after the sauce, itong ating beef. Naman. Beef. Diba? Egg. Kung gumawa kayo ng kare-kare na pork, eh, lagay nyo dito pork. Or pwede rin bang ibang other kind of bayad or ano? Pwedeng seafood, no? Pwede, oh, pwede seafood. Nauuso na ngayon yung ano, yeah. Seafood kare-kare. Or even vegetable kare-kare. And pwede. Then, lalagay ulit tayo ng isa pang layer ng... Eggplant. So, ang we do talo. The same. Yes. O, paano mo to naisip, Chef? Na ang layo naman, Greek, kare-kare, musaka... Eh, ewan ko, kagabi lang. Naisip ko agad eh. Eh, nananaginip ako eh. Hindi, ang galing-galing. yung sinasabi ni Chef Lau, di ba, yung makikita mo sa kusina. Ang galing-galing ni Chef Lau sa mga ganyan eh. Yung may makikita sa kusina. Balik ka, gawa ka ng gano'n na yung series eh. Ayan. Yung parang ano, Chef, oh, yung i-repurpose mo yung mga leftovers natin. Yes, you can do that. Eh. Pag-collab kayo ni Pia dito. Oh. Yeah. Wow. Ay, sorry. Ito pala, kalimutan ako. Beef muna. Yeah. So, ganun lang yung pagkakasunod-sunod niya. Talong. Beef. Ano? Sauce. Leftover yes. ng kare-kare sauce. Beef. Yes. Talong ulit. And amazing! Then, and then, last layer natin is yung eggplant ulit. And then, we will cover this with... Ayan na. Bagoong bechamel. Kare-kare lang yan, guys, ha? Di ba, leveled up na version ng kare-kare. So, Chef, first time amazing. Mo rin matikman ito, mamaya. Yes. Actually, di ko pala titikman. Kasi kagabi lang na naisip. Oo, oh, kasi kagabi lang ako sinabihan, Chef, magluto ko lang ng kare-kare, pero kailangan kakaiba. Thank you, Chef. Yeah. Yeah. Thank you, Chef. That's what makes Chef Master Chef. Ah, yes. Kung tinin pa kayo, pwede po ninyong bisitahin ang kanyang restaurant, ang yes. Guevara's sa may P. Guevara. Kaya Guevara's tawag sa kanya because it's in P. Guevara. Naku, yung ano yes. lang po, yung lugar pa lang matutuwa na kayo dahil yung Guevara's po ay nasa isang heritage yes. house. Yes, heritage house. Ganda. And then, last but not the least, maglalagay tayo ng breadcrumbs. Yun. Breadcrumbs. Ayan. Oo, di ba? Hey, Jack! Good morning, oh, Chef Jackie! Kumising ka na! Punta ka rito, ha? Kayo naman next po! Oo, si... Pastry naman, turo niyo sa amin! Si Chef Jack Laudico, yung aking boss. Siguro gising na siya ngayon. Yung ayan. Ex-girlfriend so, mo. All you need to do is bake this sa oven. Kung wala kayong oven, kahit oven toaster lang. Which is, ito yung gamit namin ngayon, oven toaster. And ito na yung finished product. Luto na agad! Yes! May finished product na tayo. Ako kasi, na gumawa niyan kanina. Kasi you have to bake this around 30 minutes. Oh! Sarayin ako toaster. Mag-assist kay Chef Lau kasi sa mga food events namin. Ako yan! So ayan na siya! Oh, yay! Amazing! 30 minutes! Chef, basta mag-brown lang ng kaunti. Basta mag-brown yung breadcrumbs. Okay na yan. Oh! At dahil dyan, titikman na natin.
Agad-agad? Excited? Pwede, sure, pwede. Sure. Pwede natin kipa niyan. Ano ba sabi mo, Wedge? Okay ba yung kare-kare? Tuwa-tuwa siya kanina pa siya. Ano, kwento na lang namin, speechless. Ha? Kwento na lang natin, no, Emma? Ah, sige, dyan. Speechless. Bro, ang mga projects mo, mga, may mga upcoming mga restaurants ba in the pipeline? Well, actually, baka magbukas kami sa States. Yes! Wow! Yes! Yes. So, kailangan i-ambassador na natin ang ating cuisine sa ibang so, lugar. So, eto, Okay na? Okay na ba? Okay na ba? I-ano ko to? Opo, plating na na, Chef. Yes, Chef. Excited. Wedge, kwento na lang namin sa'yo, ha? Dahil birthday mo, hindi mo matitikman ito. Uy! Nagko-concentrate nga ako, eh. Tahimik mo nga, Wedge. Hindi ka nagsasalita. Alam ang maganda dito. Na-amaze ako, eh. Biro nyo, mga kada, sa isang bite, kumpleto na. Nandun na yung bagoong. Yup. Nandun na yung meat. Nandun na yung sauce. Yung talong. Yung talong. Ayan, oh. It's a complete bite. Nakita nyo yan? Hindi masasayang yung... Bro, invite mo naman sila sa mga social media accounts mo kasi ang daming gustong... Yes, if you wanna follow me, sa yung Instagram ko is Chef Lau. Yung aking... parang baked macaroni nga eh. Oo nga, parang baked macaroni na lasagna, di ba? Healthier version kasi more... Yes. Oh, Wedge! Birthday boy! Since birthday mo, you get the first bite. Yee! Ito talaga pinakamasarap na part eh. O, siyempre. The tiki man portion. Tiki man. Itong si Chef Lau, parang kailangan ng food Happy show, ng cooking birthday. Show. Happy birthday. Oh, dapat regular na si Chef Lau weekly. Kaya ka eh. Okay ka lang pag morning, Chef? Oo naman. Morning person. Maaga ako gumising, I'm a morning person. Yun! Pero di naman alas stress. Cooking segment. Coming up. Ayan. Yes. Okay, guys. So, here. Ang sarap! Husay! Ang husay! Ang husay! I'm so excited! Penny ako! Kalimutan ko, Chef! Dahil birthday mo, share time. Yan. Bon appetit! Yan. Ito na, mga kada. Kare-kare Moussaka. Yup. Sarap, diba? Sarap! Kanin! Ang kulang na lang, kanin! Ang sarap, Chef! Sobra! I love it. Ano masama mo, bro? Wala akong masama. Kasi nga po, sa isang bite, perfect na. Nandun na lahat ng kailangan nyo hahanapin nyo sa kare-kare. Pop Chef. Na pop? Pop na Chef, pop? Paga. Ibang show yun. Ang sarap. O ayan na, mga kada. Pag meron kayong natirang kare-kare, alam nyo na ako anong gagawin. Yes. Kare-kare, Moussaka, a la Chef lang. You're a true master chef, bro. Maraming salamat, Chef. My pleasure, Pia. Happy birthday, Wes. Happy birthday, Wes. What a wonderful birthday. Pwede mo na itong gab. Lagyan na lang natin ang kandila at birthday cake. Super. Ang sarap nga eh. Super, Chef. Sarap. Ano hindi kayo nag-breakfast ha? Parang punta na ba naman. Gusto ubusin namin yan, Chef. Magkapag-alala. May isa pa, lutuin natin isa. Yes. Ano nalasahan mo yung bechamel bagong, ibang level sarap yun, ha? Sarap ng bechamel bagong. Amazing, di ba? Saka yung integrity ng kare-kare, naroon pa rin. Yes, kare-kare pa rin siya.